Isang mga paboritong puntahan ngayon ng mga Pinoy online ay ang website na panlasangpinoy.com. In a few easy steps, tuturuan kayong magluto ng sari-saring Pinoy recipes ni Vanjo, ang may-ari ng website. Now, Pinoy is all over the USA and as far as Dongguan, China and Reykjavik, Iceland. Regularly log on and learn. At kasama natin ngayon via Skype si Mr. Panlasang Pinoy himself. Buong mukha, makikita for the first time at hindi lang mga kamay. Vanjo Merano, kamusta ka? Hi, Mishy. I'm doing good. Kamusta kayo dyan? Mabuti naman. So, Vanjo, tell me about this amazing website of yours. First of all, ano ba yung 9-to-5 na trabaho mo? Well, nasa IT field ako. Mm-hmm. I work as an IT consultant. So yung ginagawa ko regularly. So that's what you do regularly and still you manage to find the time. Paano mo naman naisipan na mag-post ng recipes online? Well, nag-umpisa to kasi passion ko na talaga yung pagluluto. Bata pa ako, nagluluto na ako. Then, dumating sa point na yung mga niluluto ko dati, minsan nakakalimutan ko yung mga ingredient. Mm-hmm. Since nag-experiment ako, hindi usual yung mga recipes na ginagamit. So sabi ko, kailangan ko ng documentation. Pero sabi ko, kung isa soft copy ko lang to, ako lang makakakita. So mm-hmm. might as well, gumawa na lang ako ng blog para, I mean, ma-share ko rin sa lahat para at least maraming makikinabang. If you could see dun sa about page ng blog, medyo nalulungkot din ako dahil masyadong underrated yung Filipino food. So sabi ko, sana dito sa simple way ko na to, kahit pa paano mapansin yung pagkain natin at balang araw, well, makita ng buong mundo. Ang galing mo naman, Vanjo. So not only is it kind of a philanthropic effort, parang medyo cultural din ang dating niya. You want to give Filipino food a chance to be seen and heard throughout the world. Well, I've heard actually that you have a very special video for us here at Adobo Nation. No? Mga Kanation, Vanjo has actually prepared a special recipe for us Adobo Nation viewers. And just to confirm, Vanjo, first time natin mapapanood to sa website ninyo, no? That's right. Okay, great. Well, thank you so much for joining me today, Vanjo. And my regards to your wife who helps you cook. Sana makita rin natin ang mga mukha nila, ang mukha ng asawa mo, and not just her hands in the next episodes of Panlasang Pinoy. We'll make sure na gawin natin yan. Okay, great. Well, in the meantime, tignan naman natin ang bagong video. Now, here is the latest recipe from Panlasang Pinoy, only for you, mga Kanation, sizzling gambas. Welcome sa isang special episode ng Panlasang Pinoy para sa programang Adobo Nation ng TFC. Magluluto tayo ng sizzling gambas. At ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Shrimp. Dapat narinisan na natin to. Natanggal na natin yung shells at veins. Hot sauce or chili sauce. Cooking rice wine. Minced garlic. Tomato sauce. Onions. Lemon juice. Red bell pepper, green chilies, salt, at ground black pepper. Gagamit din tayo dito ng cooking oil. Umpisa na natin ang paggawa ng sizzling gambas. First step, kailangan nating i-combine yung lemon juice at itong shrimp. Once na na-combine na natin, ensure lang natin na nahalo mabuti yung mga ingredients. Then after this, kailangan lang natin itong i-marinate for 30 minutes. After natin ma-marinate yung shrimps, kukuha lang tayo ng isang frying pan or wok. Lalagyan na natin ito ng cooking oil and then papainitan na natin ito. Once na mainit na yung oil, pwede na natin ilagay yung minced garlic. Lulutuin lang natin to hanggang sa mag-light brown na yung color ng garlic. Next step, ilalagay na natin yung onions and yung red bell pepper. Lulutuin lang natin to sandali hanggang sa lumambot na yung onions and yung red bell pepper. Then, we'll move on to the next step. For our next step,
Tatanggalin lang natin yung excess liquid from the marinade. And then, ilalagay na natin dito yung shrimps. Haluin lang natin to. And lulutuin lang natin yung hipon sandali. Then, ilalagay na natin yung cooking rice wine. Itong cooking rice wine, ginagamit ko to para mag-add ng flavor dito sa dish na niluluto natin. After that, maglalagay na rin tayo ng salt and pepper. Then, we'll let it cook for a few more minutes. Next step, ihahalo na natin dito yung tomato sauce. Imi-mix lang natin mabuti just to make sure na nahalo lahat ng mga ingredients natin dito. Then, lastly, ilalagay na natin yung chili or yung hot sauce. Sa paglagay ng chili or hot sauce, nasa sa inyo kung gaano kadami. Maganda kasi na may konting spice itong ating gambas. After this, isi-simmer lang natin to for a few minutes, pero siguraduhin natin na hindi natin tatagalan para hindi ma-overcook yung hipon. Once na magawa na natin yon, isi-set aside muna natin ito, and then we'll move on to the next step. Next step, magpapainit lang tayo ng isang sizzling plate, and once na mainit na ito, ita-transfer na natin dito yung naluto natin kaninang mga hipon at yung ibang ingredients. After this, itapop lang natin to ng green chilies, then pwede na natin itong i-serve. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating sizzling gambas.